Hello, magandang umaga, Matinix. Sa araw na to, ating pag-aralan ang tungkol sa points, lines, and planes. Ano nga pa ito? Points, it has only location but no size nor shape. Okay, so like for example, ito yung points natin. And then, kung saan siya nakalagay or saan siya nakalocate, doon na yung location niya or doon na yung pwesto niya. And of course, na pag sinabi natin points, ay kahit anong measurement ang gamitin natin, ay walang pwedeng makamessure nito. And also, pag wala siyang size, then wala siyang shape. And it has no dimension. So kung wala na siyang size, wala pa siyang shape, then wala siyang direction. So hindi natin alam kung saan yung direction niya kasi nga point lang siya. And si points naman ay, it can be modeled by a dot. Of course, kasi si dot ay toldok pa rin yun. And we use a capital letter to name a point. So like for example, itong color blue na to. Like for example, ito yung point. So pag magpangalan ka ng isang point, then gamitan mo siya ng capital letter para malaman mo kung anong point ito siya. So pwede natin masabi ito na itong blue ay point A. And then pwede mo rin siyang gamitan ng word basta yung first letter is naka-capital. Line. A line is a set of points arranged in a row. So, like for example, eto. Si line ay naka-straight line siya at naka-row ito. And it is extend endlessly in both direction. So, like for example, this one. Ayan. May arrow dito sa bawat dulo. Kasi yan yung palatandaan na isa siyang line. And also, two points determine a line. Kung dalawang points pinagtabi mo, then makakabuo siya ng line. Okay. At si line, don't forget na straight line siya at dapat may arrow. Kasi si line ay dapat naka-extend endlessly sa both directions. So, okay. Then we use a small letter. Kung kanina naman kay points, ay ginamitan natin ng capital letter para pangalanan ito. Kay line naman is, ang pagpangalan sa kanya is naka-small letter. So, like line P na small letter, like line A na small letter. So, basta small letter. Then next, plane. Plane is a set of three points in an endless flat surface that extend infinitely along its length and width. So yung kanina si point ay one point lang, tapos si line naman ay dalawang point, okay? Dalawang point. Tapos dito naman kay plane ay makakabuo siya ng plane gamit lang ang tatlong points. It's a set of three points in all endless flat surface. Flat surface to siya. So, kung halimbawa itong points na to, kinonect ko, so nakita ninyo na itong tatlong points na to ay kinonect ko sa gamit itong line na size. So, dahil dito ay makakabuo tayo ng flat surface. Itong sa gitna nito ay flat surface. Kasi like for example, gumawa ka ng plywood na naka-shape siya na triangle and then yung dito sa gitna niya ay, di ba, flat surface yan. So, yun yung tinatawag natin na plane kasi yung plane is may flat surface. At pwede na tayo makagawa ng flat surface or plane sa gamit lang ang tatlong toldok na ito na plane. Okay, so hindi siya plane na yung plane na lumilipad ha, yung plane na talagang patag or talagang flat siya na surface. Yun yung tinatawag natin na plane. Kung yung kanina si point ay matatawag natin siyang point pag may one point lang siya. At makakagawa tayo ng line gamit itong two points kasi pag kinonect natin itong dalawang points na to, ay makakabot tayo ng line. Okay? Pag ito naman si plane, meron siyang 3 points. So, parang meron tayong 3 points at i-connect natin siya, so nakita mo na meron siyang triangle na shape dito at yung gitna niya ay sabi natin na ito ay plane or merong flat surface. Okay? I mean a plane. So, sabi daw dito, itong apat na ito ay makakabuo tayo ng plane gamit itong collinear points, intersecting lines, parallel lines, at itong
pag-aaralan natin mamaya. So, tingnan natin itong 3 non-collinear points. Sabi daw, sa 3 non-collinear points ay makakabuo na tayo ng plane. Okay, ano nga ba itong non-collinear points? So, bago natin alamin itong non-collinear points, tingnan muna natin ano itong collinear points. Collinear points are points on the same line. So, kung makikita nyo, meron tayong apat na points dito. At itong apat na points nito ay may isang line lang. So, nasa same line lang sila. So, pag itong apat na points ay nakakonect sa isang line lang, then we call it collinear points. So, tinatawag natin siyang collinear points pag itong mga points na ito ay nakonect ng isang line lamang. Okay? So, balik tayo. So, kung alam na natin yung collinear points, so, pag meron tayong 3 non-collinear points, so, pag sinabing non-collinear points, like, for example, itong points na to at itong points na to, ay hindi siya kayang i-connect ng isang line lang. So, kaya tinawag natin siyang non-collinear points. Kasi nga, hindi natin siya kayang i-connect sa isang line. So, pag hindi natin siya kayang i-connect sa isang line, so, pwede natin siyang i-connect gamit ang tatlong line. Diba? So, like, for example, itong point, i-connect ko dito, at ito, i-connect ko, then dito. So, which is, yung sa gitna nito ay plane na, or may flat surface. So, kaya siya, sinasabi na pag meron daw tatlong non-collinear points, ay pwede tayo makabuo ng plane. Okay? So, next, 2 intersecting lines. So, ano nga ba itong intersecting lines? Tingnan natin. Intersecting lines are lines on the same plane having a common point. Okay, so kung itong line na to ay M at itong line na to ay N, so sabi daw pag intersecting line ay nagbanggaan ang dalawang line. At dahil sa banggaan na yun ay nakabuo sila ng common point at ang common point na yun ay itong nasa gitna. Kasi nga sabi ko diba kanina na ang point ay pag dalawang point, pag pinagdikit mo yun siya, ay matatawag na natin siya na line. So, ibig sabihin, itong line ay binubuo ng mga points. So, itong points na to ay tinatawag natin na common point dahil points din siya ng line N at saka point din siya ng line M. So, kaya ito yung common points nila. Tinatawag natin siyang intersecting line. Eh, teka lang, paano siya nakabuo ng points? Diba sabi ko na si line ay binubuo ng points. So, kung itong points na to ay ikukunik ko dito sa points ng line N at ikukunik ko naman dito at saka dito, so, makakabuo ako ng square. At yung square na yun, yung gitna niya ay merong flat surface at yung flat surface na yun ay tinatawag natin na plane. So, ibig sabihin, na si intersecting line ay makakabuo ng plane gamit ang apat na points nila. Okay? So, ano nga ba yung pakita ko yung mga example ng intersecting line sa real life situation natin. So, katulad na itong dalawang puno na to, nag-intersect sila kasi nga nagkalapit sila. At ito yung common point nila. Katulad din ito, crossing railroad. Okay? So, itong nasa gitna, ito yung common point sila. Kaya sila, tinatawag na intersecting line dahil may common point sila. At sila ay nagka-ticket or nagka-banggaan. Okay? So, balik tayo. Okay. So, kung si 3 non-collinear points ay makakabuo ng plane, at itong si intersecting lines ay makakabuo din ng plane, si parallel din daw ay makakabuo ng plane gamit itong 2 parallel lines. So, ano nga ba itong parallel? Parallel lines do not meet, the distance between them does not change, they go in the same direction. Okay, so sabi daw, they go in the same direction. So, kung ito siya ay papunta doon at itong line ito ay papunta doon, kahit na daw mag-extend sila infinitely hanggang dulo, ay hindi sila magbabanggaan. At yung distance ng dalawa ay hindi magbabago. So, yun yung sinasabi natin na parallel lines. Kasi nga, kahit na i-extend mo pa itong bawat dulo ng line na ito,
ay hindi magbabago yung distance. So, kung hindi magbabago yung distance sila sa bawat isa, so, never silang mag-meet. So, yun sinasabi ng parallel line. So, example ng parallel line ay example ng parallel line. Kasi nga, kahit na extend mo pa ito siya hanggang dulo, ay hindi magbabago yung distance ng line 1 at saka line 2 sa bawat isa. So, kung ang line na ito ay naka 5 meter or naka 1 meter lang yung distansya niya, ay kahit doon sa dulo ay 1 meter pa rin yun. So, ibig sabihin nung kung hindi magbabago yung distance nila, dalawa at hindi mag-meet or hindi sila magbabanggaan sa dulo. So, yun yung tinatawag natin na parallel lines. Okay. So paano makakabuo ng parallel? Paano makakabuo ng plane gamit itong parallel lines? So nakikita niyo itong parang square or rectangle ba ito? Ito ay kinonect ko sa points ng line 1 at line 2. Kung i-connect ko ito sila sa bawat dulo ng points nila, ay makakabuo tayo ng plane, 'di ba? Makakabuo tayo ng square or rectangle. So, itong nasa gitna nito ay makakabuo ng flat surface at yung flat surface na yon ay tinatawag natin na plane. At isipin na lang natin na isa itong solid. So, pag solid ito, makakabuo tayo. So, kung pag solid ito, ito yung nasa gitna ay flat surface at pag may flat surface, then tinatawag natin itong plane. Okay. Letter D na tayo. So, sabi dito, a line and a point not on the line. Ano nga ba ito? Tingnan natin. Okay, are points or lines on the same plane ay tinatawag daw natin na coplanar points or coplanar lines. Bakit nga ba? So, sabi dito, pag meron tayong points, are points, so meron tayong 1 point, 2 points, 3 points, and 4 points. Okay, yung makikita lang natin ha, na nakadot. Okay. Tapos, okay, at kung itong points na to ay hindi naka-connect sa line na to, then tinatawag siyang coplanar kasi meron tayong isang point or meron tayong points na hindi kasali sa iisang line. So, tinatawag natin din itong non-collinear kasi nga itong points ay hindi kabilang dito sa mga points na ito na naka-connect sa isang line. So, tinatawag natin siyang coplanar points or coplanar lines kasi nga on the same plane. Okay? Nasa iisang plane. So, balik na tayo? Okay. So, the following determine a plane. So, makakagawa tayo ng plane pag may 3 non-collinear points at makakagawa rin tayo ng plane kung may 2 intersecting lines, which is alam na natin ano yung intersecting lines, at itong 2 parallel lines at yung coplanar na tinatawag natin kanina na nasa iisang plane lang or on the same plane. Okay? So, next. So, dito, gusto ko na i-determine ninyo kung saan dito sa mga picture na to yung points or yung lines or yung plane. So, saan ba nabilong itong laser? Saan ba nabilong itong surface of a table? So, i-determine natin or i-identify natin kung si laser ba ay belong kay points, kay lines, or kay plane. So, post nyo muna itong video na to para ma-identify nyo muna at mabigyan kayo ng sapat na time para ma-identify itong mga pictures na to kung saan sila nabelong. Kay points ba? Kay lines? Or kay plane? So, okay. Take your time. Ito yung mga pictures. So, sa point natin, bakit si laser belong kay point? Kasi yung pinakadulo ng laser na to ay diba point siya, katulad itong pointer ko na red, is para siyang point na makikita natin. At itong tip of a needle, at tip of a needle ng injection na to, ay point din. At saka yung edge natin dito sa table ay point din kung titingnan natin. At itong sa ball pen, yung dulo niya ay point. And then itong line, of course, itong between the keyboard, diba, straight line yan siya. So, magsasabi natin siyang line. And then, sabi, ma'am, di ba yung line is endless? So, dito naman, pwede naman natin siyang dito lang hanggan. At saka, itong keyboard na to is pwede natin i-extend kung gusto rin natin. So, ibig sabihin, pag line is pwede natin dito lang muna, pwede pa natin siyang i-extend infinitely or
endlessly. So katulad din dito ng window, eto siya ay line. So bakit ma'am eto hindi siya nasabi na flat surface? Hindi siya masasabi natin flat surface kasi parang hindi natin siya masasabi flat surface kasi hindi siya naka-flat talaga. Kasi meron pa siyang mga ganito, like for example, eto flat, tapos eto naman parang may bumaloktot. So hindi siya masasabi natin flat. Pero line etong edge ng window natin, okay? And then itong table natin, itong sa gilid niya, di ba? Makikita natin para siyang straight line, okay? At itong cable wire natin is line din siya, di ba? Dito naman sa plane. So, itong surface of a table, of course, since may word na siya na surface, so talagang ito ay plane kasi nga ito siya ay flat, okay? At ito sa blackboard, meron din tayong flat din ito siya, may flat surface din ito. Itong paper natin, at itong wall, at saka yung whiteboard, at yung notebook. Meron sila mga flat surface. Ito, flat surface ito siya na kung hawakan mo talagang walang nakabulbol. So, tinatawag natin siya na plane. Okay? So, I hope mas naintindihan natin itong point, line, and plane gamit itong mga image na to. So, ibig sabihin, si point, line, and plane ay nasa paligid lang pala natin na nakikita natin. Summarization or summarization. Okay. So, two points determine a line. Okay? Diba? Sabi ko kanina na pag yung dalawang point na yon ay kinonect mo or pinagtabi mo, then makakabot tayo ng line. And yung three points not on the same line determine a plane. Yung sabi ko kanina, yung coplanar or yung non-collinear, so hindi sila nakalagay sa isang line. So, kung yung tatlong points ay hindi nakalagay sa isang line, then makakabo tayo ng plane. And also, two intersecting lines determine a plane. So, dahil sa two intersecting lines, meron tayong plane. And then yung two parallel lines, same din kay intersecting, makakabo rin tayo ng plane. And a line and a point not on the line determine a plane. Kasi nga, nasa pareho silang plane or line or points are on the same plane. So, kaya siya nakakabuo ng plane kasi nga nasa loob siya mismo or on the top of the plane or on the surface of the plane. So, if nagustuhan niyo itong video ko, please subscribe, click the notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong videos. Thank you!